Ililis na natin ang 10 murang sports bike sa Pilipinas. Kung nagka-canvas ka ng mga motor na pang racing and design at performance, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin yan sa number 10, Motorstar Explorer 250R. Local bike na design para sa adventure rides na may promise quality performance, reliability at good value for money. Ito ang Motorstar Explorer 250, ang pambato ng brand sa sports bike na budget friendly. Meron lang itong estimated price na 69,000 pesos. Mura na, di ba? Tignan natin ang specs. Ang motor na ito ay kargado ng 249.6cc, single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled engine na konektado sa isang chain drive, 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay nasa 22.12 horsepower at 9,000 RPM at 22.5 Nm at 7,000 RPM ng torque. May tulin din. Siyempre, sports bike eh. Optimized talaga for speed. Ang fuel tank capacity nito ay 16 liter kaya siguradong relax ka sa mga susuungin mong long rides. Matipid din dahil ang average fuel consumption nito ay umaabot ng 30 to 35 km per liter. Ang front wheel nito ay may sukat na R18 habang R70 naman sa likuran. Ang dalawang gulong nito ay parehong naka-petal disc brakes na. Ang suspension ay front inverted fork at rear monoshock setup. Safety features, yung mga usual, meron itong pass switch, side reflectors, leg guards at engine check warning. Ang dimensions naman ng adventure touring motor na ito ay 2,130mm para sa haba, ground clearance sa 210mm para siguradong walang sabit sa kalsada, lalo na two-seater ang design ng bike na ito. Iba pang aesthetic features, meron din ang Motorstar Explorer 250R ng adjustable halogen headlights, LED tail and indicator lights, accessory outlet, electric start option at semi-digital instrument cluster. Number 9, Kawasaki Rouser RS200. Sunod naman natin sa listahan ay ang RS200 na mula sa Kawasaki at Bajaj. Dahil mas kilala ito sa pangalang Bajaj Pulsar RS200 sa ibang South Asian countries gaya ng India at Bangladesh. Isa itong sports bike na may muscular design, modern features, nakargado ng reliable Kawasaki engine para hindi na sumakit ang ulo mo sa maintenance. At ang best part ay meron lang itong estimated price na 150,000 pesos. Sulit na ba yan para sa'yo? Para sa akin, oo, dahil reliability naman ang nilalatag na value ng brand na ito. Usapang specs ng Rouser RS200, pinaandar ito ng single cylinder, 4-stroke SOHE liquid-cooled DTSI 199cc engine. Konektado sa isang wet multi-plate chain drive, 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay nasa 24.13 horsepower at 9,750 RPM at 18.24 Nm at 8,000 RPM ng torque. Fuel injected na din yan mga paps. May fuel tank capacity na 13 liter at average fuel consumption na abot sa 35 km per liter. Isa ito sa mga the best na bike for its price, lalo na kung pati bayan at pati pira ng usapan. Pero depende pa din sa budget mo yan. Pangdalawahan na rin ang capacity nito para may kakwentuhan ka. Malungkot naman yun pag wala. Anyway, ang parehong gulong nito ay R17. For safety, ay meron itong pass switch, parehong disc brakes sa harap at likod. Ang suspension naman nito ay front telescopic fork at rear nitrox suspension para mas sophisticated ang lambot. Number 8, KTM RC 200. Ang bike na may swabbing performance, efficiency, at style na talaga namang lilingunin sa kalsada. Tignan mo naman kung gaano kagwapo yan. Ito ang KTM RC 200 na gawa ng Austrian brand at Indian manufacturer na Bajaj. Ang KTM ay ilang dekada na ding namamayagpag sa merkado ng mga motorsiklo. Kaya walang duda na maaasahan talaga ang brand na ito pagdating sa kanila mga sports bike lineup. At isa na nga dito ang RC 200 na may estimated price na 192,000 pesos. Ang motor na ito ay may 199cc, single cylinder, 4-stroke, DOHE engine. Swabing-swabe dahil liquid-cooled at EFI na. Konektado yan sa chain drive 6-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay aabot sa 25 horsepower at 10,000 RPM at 19.2 Nm at 8,000 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 10 liter na may average fuel consumption na 35 km per liter. Medyo maliit man ang tangke nito kumpara sa iba ay hindi na rin ito masama, lalo na't complementary naman ang tank design nito sa kabuuang aesthetic ng bike. Ang dual step two-seater design bike na ito ay may haba na 1,978mm, ground clearance na 178.5mm at seat height na 820mm. Meron na ding disc brake sa harap at likod at ABS para sa maximum safety. Number 7, CF Moto 300SR. Marami ang maagang ng husga dahil may dugon Chinese ang bike na ito. Pero marami din ang bumilib ng ma-experience ng madami ang perfectong balance ng power at performance na hatid ng CF Moto. Ito ang bike na hinahangaan ng marami dahil sa gwapong exterior body na nagko-complement sa sporty looks nito. Ito ang CF Moto 300SR na merong estimated price na 197,000 pesos.
Ang pinakapuso ng motor na ito ay ang single cylinder, 4-stroke, 4-valve liquid-cooled, 292cc engine na nakadugtong sa isang chain drive 6-speed manual transmission. Meron itong ECU ignition, EFI fuel supply system, at electric start option. Ang maximum power nito ay nasa 29.6 horsepower at 8,750 rpm at 25 Nm at 7,250 rpm ng torque. Magre-reklamo ka pa ba sa specs na to? Kaya kung gwapo, high-powered at affordable na sports bike ang gusto mo, isama mo na sa listahan ang CF Moto 300SR. Sa ibang mga features pa, ang magkabilang gulong nito equipped na rin ng disc brakes na pinaresa ng dual-step seat type, front telescopic USD fork, at rear mono suspension. Fully digital na rin ang display para sa maximum visibility kahit sa mga madidilim na lugar. Number 6, Suzuki Gixxer SF250. Ang Gixxer SF series ng Suzuki ay unang nilabas noong 2015 kung saan meron itong tag name na sport fairing. Kaya naman mabilis itong pumotok sa merkado dahil sa kanilang aerodynamic designs, sporty looks, at good performance sa kalsada. At isa sa kanilang pinagmamalaki sa lineup ay ang Suzuki Gixxer SF250 na may estimated price na 190,000 pesos. Meron itong liquid-cooled 249cc 4-stroke single-cylinder 4-valve SOHE engine na nakadugtong sa isang chain-drive 6-speed manual transmission. Kaya nito maglabas ng power na abot sa 26.1 horsepower at 9,300 rpm at 22.2 Nm at 7,500 rpm ng torque. Ang fuel tank capacity naman nito ay 12 liter, kaya siguradong no hassle ang iyong mga biyahe. Lalo pat ang average fuel consumption nito ay nasa 36 km per liter. Meron pa rin itong disc brakes. Ang diamond body frame ng sports bike nito ay complemented na din ng front telescopic suspension at swing arm rear suspension para sa mas komportableng biyahe. Sinamahan na din ito ng LED head and tail lights, adjustable headlights, indicator lights, ABS, pass switch, engine check warning, side reflectors, electric start option, at fully digital instrument cluster. Kaya kung gusto mo magkaroon ng sports bike na papalag sa mga racing, ay siguradong pasok dito ang Suzuki Gixxer SF250. Number 5, Honda CBR150R. Talaga namang dream bike natin may kukonsidera. Ang CBR1000RR ng Honda na unang nilabas noong 2012. Pero hindi lahat ay merong pinagpalang bulsa. Kaya naman naisipan ng Honda na maglabas ng motor na may mas maliit na displacement at mas mura para maranasan din ng ibang riders ang kakaibang riding experience at elegance na dala ng brand. At dito nga nilabas ng Honda ang mas nakababata ding kapatid ng CBR300R, ang CBR150R na nagkakahalaga ng 184,000 pesos. Ang sports bike nito ay kargado ng 149cc, single cylinder, 4-stroke, 4-valve, DOHE, liquid-cooled engine na may maximum power output na aabot sa 16 horsepower at 9,000 rpm at 13.7 Nm at 7,000 rpm ng torque. Konektado ito sa isang chain drive BGMF5 fuel supply system at 6-speed manual transmission. Ang sports bike nito ay may sukat na 1,983 mm para sa haba, ground clearance sa 166 mm. At kung usapang stability naman ay meron itong telescopic front suspension at ProLink rear suspension. Mga gulong nito ay may sukat na R17 sa harap at likod, para sa ding naka-disc brake. Pagdating naman sa electricals ay meron na itong LED head at tail lights, adjustable headlights, indicator lights at electric start option. Meron na ding pass switch, engine check warning at fully digital instrument panel. At huwag kang mag-alala, kargado man ang motor na ito ay hindi ka pa rin bibitinin dahil sa 12 liter fuel tank capacity na kaya magbigay ng average fuel consumption na aabot sa 38 km per liter. Kaya masasabi nating matipid pa rin sa malalayong biyahe. Number 4, Yamaha YZF R15M. Unang nilabas noong 2008, ang YZF R15M series ng Yamaha ay unang namayagpag sa India at Indonesia kung saan sobrang taas ng demand pagdating sa mga two-wheeled vehicles. Umabot ito sa Pilipinas kung saan mainit naman itong tinanggap ng mga Filipino riders dahil sa stylish nitong dating. Sinaman pa ng aggressive riding position para sa mga feeling racer sa ating mga kalsada. Kaya kung trip mo ang isang sports bike na may eye-catching design to power ratio, ay subukan mo itong Yamaha YZF R15 na mayroon lang estimated price na 203,000 pesos. Ang bike na ito ay merong 155cc, single cylinder, 4-valve, 4-stroke, SOHE engine na nakapare sa isang chain drive, 6-speed manual transmission. Kargado ito ng TCI ignition system at
fuel injected na rin. Kaya maglabas ng maximum power na 19 horsepower at 10,000 RPM at 14.7 Nm at 8,500 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 11 liters na kaya magbigay ng average fuel consumption na abot hanggang 40 km per liter. Meron itong telescopic fork sa harapan at swing arm rear suspension. Ang dimensions naman ng two-seater bike na ito ay 1,990mm para sa haba at ground clearance sa 170mm para napakadali mong malagpasan ang mga malulubak na kalsada. Meron na din itong LED headed taillights at fully digital instrument cluster. May disc brakes na rin ito, kaya kung naghahanap ka ng isang bike na kayang ibigay ang trip mong adventure at racing feel sa kalsada, ay tamang-tama talaga itong Yamaha YZF R15M. Number 3, FKM 3GP. 3GP, parang iba yan ha, pero baka yung mga batang 90s lang ang makakaintindi sa reference. Anyway, 3GP na sports bike to, hindi kung ano paman. Mula sa sumisikat na Fecon brand, walang iba kundi ang Fecon FKM 3GP, na kasalukuyang kilala na sa apat na kontinente ng mundo dahil sa bit-bit itong tibay, performance at reliability. At ang importante sa lahat, mura lang din to. Meron itong estimated price na 160,000 pesos. 300cc na tong motor na to. Single cylinder, 4-stroke DOHC engine na konektado sa isang chain drive 6-speed manual transmission. EFI na din ang fuel supply system, may ECU ignition control at electric start option. Basic na basic lang dito ang maximum power na aabot ng 25.3 horsepower. Ang fuel tank capacity nito ay may napakalalim na 17 liters. Literal na piga ka na lang ng piga at di mo na masyadong aalalahanin kung mauubusan ka na ba ng gas sa long ride. Ang ground clearance nito ay 160mm habang ang seat height naman ay 785mm. Ang radial tires naman nito ay may sukat na R17 sa harap at likod. Pareho na ding equipped ng disc brakes at dual ABS para kapit na kapit ang preno. Sinamahan na din ito ng LED head at taillights at TFT screen with fully digital instrument panel para sa mas maangas at futuristic na datingan. Ang modelong ito ay isang sports bike na may rigid design, kaya naman talagang aggressive ang dating nito sa kalsada. Lalo na't complemented ito ng telescopic front suspension at single swing arm rear suspension. Number 2, Rusi Sigma 250. Kilala na to ng marami ang brand ng Rusi. Mapahanap buhay man, pang service sa trabaho o eskwelahan. Subok na yan. At pasok sa ating affordable sports bike category ay ang kanilang Rusi Sigma 250 na may estimated price na 93,000 pesos lang. Napakamura na nito mga kaibigan para sa kategory niya. Pinapaandar ito ng isang 223cc single cylinder 4-stroke oil-cooled engine na konektado sa isang chain drive 6-speed manual transmission. Meron itong maximum power na 17.7 horsepower at 8,500 RPM at 17.2 Nm at 6,000 RPM ng torque. Ang fuel tank capacity naman ito ay malalim din sa 16 liter at may average fuel consumption na abot ng 24 km per liter ayon sa actual review ng mga riders. Meron itong seat height na 780mm, wheelbase na 1,348mm at ground clearance sa 175mm. Ang tubeless tires nito ay R17 sa harap at likod, pareho na ring merong disc brakes. Sinama na rin ito ng usual features, electric start option, halogen headlight, LED turn and tail lights, semi-digital instrument cluster, at upside down front shock absorber. At bago natin na-reveal ang top spot, ay comment mo naman below kung anong paborito mong sports bike sa bansa. Sa top spot natin nandito ang Number 1, Rusi Gamma 200SS. Ang Rusi Gamma 200SS na talaga namang head turner lalo na sa kakaibang exterior nito. Meron itong matte at glossy finish options. Isa ito sa pinagmamalaki ng brand dahil kaya nito makipagsabayan sa mga sikat na motorcycle brands sa 200cc category. Lalo na ang pinaka-selling point ito ay ang di ka panipaniwalang estimated price na 64,000 pesos. Isa na ito sa pinakamurang 200cc sports bike sa Pilipinas. Ang Japanese-inspired sports touring bike na ito ay kargado ng 200cc, single cylinder, air-cooled, push rod, carburetor engine na konektado sa isang chain drive 5-speed manual transmission. Ang maximum power nito ay 15.2 horsepower at 7,000 RPM at 17.8 Nm at 5,500 RPM ng torque. Ang complementary rigid fuel tank design naman ito ay may 14-liter capacity at dinagdag mo pa sa murang price point ang matipid na fuel economy. Meron itong average fuel consumption na aabot sa 28 to 30 km per liter. Kaya kung affordable na sports bike ang hanap mo na kaya kang dalhin sa mga dream destinations mo, ay isa sa pinakasulit na itong Rusi Gamma 200SS. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Maraming salamat sa panonood. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad ito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!